We cry, "Holy, holy, holy is the Lamb." Indeed, our God is holy and is worthy of our praises. At dahil po ang Diyos ay banal, ang Diyos ay malinis, ang tangi lamang na tamang reaksyon sa Kanya ay kabanalan din at kalinisan. Proverbs chapter 2, verses 20 to 21. Thus you will walk in the ways of good men and keep to the paths of the righteous. For the upright will live in the land, and the blameless will remain in it. Napakainam isipin na merong kalalagyan ng mga tao na matuwid, ng mga tao na mabuti, mga taong makadiyos, sila ay mananatili sa proteksyon ng Diyos. We like to be righteous. We like to be with the righteous. In fact, we like to follow righteous men and women. But how can we identify righteous people? How can we see if they are righteous? The Lord says, you will know them by their fruit. Kaya kailangan po ay nakikilala natin kung sino talaga ang righteous, ano ba talaga ang righteousness. Ang ating pong pag-aaral ngayon, pinamagatan nating the marks of the righteous. Mga palatandaan, pagkakakilanlan sa mga matuwid. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Kami dinagdagan mo pa ng isang araw na buhay. Salamat sa lakas na aming tinatamasa. Salamat, Lord, sa kalusugan na ibinibigay niyo po sa amin. Salamat sa pagbibigay niyo sa amin na ikabubuhay, aming kakainin, mga pangangailangan. Dinadagdagan niyo pa ng maraming mabubuting bagay. Kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasakop sa inyo. Humihiling kaming makausap niyo kami, Panginoon, ng personal na paraan. Bagamat pagsasalusaluhan namin na iyong salita, dalangin namin, kami, bawat isa, may personal na mensaheng makuha po sa inyo. Nilalatag po namin ang aming sarili sa inyo, binubuksan na aming puso at humihingi kami ng mensaheng hindi lang nagpapadagdag sa karunungan, kundi higit sa lahat, nagpapalapit sa aming kalooban sa inyo. Nawa ang salita niyo ay lagi na maging pagkain ng aming espiritu at kami laging mapalapit ng mapalapit sa inyo. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, humihingi kami, Panginoon, ng proteksyon mula sa mga gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu. Kami napasasakop sa inyo, lukuban niyo po kami ng inyong presensya. Sampu ng mga mahal namin sa buhay, lalo na yung mga hindi namin kasama ngayon. Nawa sila may inyong pagpalain at ililigtas sa gawa ng mga masasamang tao. At kami, Panginoon, nawa ay inyong pagpalain ng iyong salita. Payamanin niyo po ang aming isip, ang aming puso, ang aming kaluluwa. At kayo'y maitaas namin sa aming kalagitnaan. Hiling namin, Panginoon, na kayo po ang maging tunay na tagapagsalita. Gamitin niyo lang inyong lingkod na daluyan ang iyong mga salita, tungtungan ang inyong paa, at nais namin itaas ang iyong pangalan sa aming presensya. Ano man po ang pagkukulang namin, ano man ang aming mga kasalanan, hinihingi namin ang tawad sa inyo, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng iyong kabanalan, patawarin niyo po kami, at dalhin sa iyong presensya. Lord, may you speak powerfully to your people. We commit this time to you. Speak from your throne of grace, from your throne of power. In Jesus' mighty name we pray. Amen. The marks of the righteous. Paano na pagkikilala ang mga matuwid? Galatians 6:7 says, "Finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus." So here, Paul says, huwag niyo akong guguluhin, kitang-kita ninyo na ang marka ng aking katawan, kasapagkat siya po ay magkaroon ng mga latay, mga sugat, binubugbog, pinahirapan ng mga kung sino-sinong di mananampalataya, kaya parang meron na siyang mga marka sa kanyang katawan na nagsasabing siya ay kay Jesus. Hindi po laging visible na ganyan ang mga marka ng mananampalataya, pero meron tayong pwedeng hanapin at pwedeng makita at masukat na mga pamantayan. First of all, one mark of the righteous is that the righteous knows how to have wisdom with words. Knowing the right words to say is one mark of the righteous. Kung talagang ang tao ay matuwid, marunong siya magsalita, marunong siya magbitaw ng salita. At pag siya nagsasalita, hindi dumadami ang kanyang kaaway, kundi kumukonti pa nga, nagkakaroon pa siya ng mga kaibigan. Ang mga tao ay hindi nalalayo sa Diyos, kundi nalalapit pa nga. At pag nagsasalita siya, ginaganahan ang mga tao sa salita ng Diyos at hindi nawawala ng gana. Pero marami po kumisa nagsasabi, ako'y righteous, ako'y matuwid, ako'y religyoso. Pag nagsalita sila, turn off agad ang mga tao. Pag nagsalita sila, judgmental agad. Nakakainis agad. Ayaw mong makinig ng salita ng Diyos pag siya ang nagdadala. One mark of the righteous is wisdom with words. Proverbs 10:32, "The lips of the righteous know what is fitting, but the mouth of the wicked
only what is perverse. So a person may be very, very biblically knowledgeable, but not really righteous. Maaari ang tao ay napaka-scholarly, maraming alam, marunong, pero hindi matuwid. Dahil nga nasusukat pala sa kung paano magbitaw ng salita. Bakit pag nagbibitaw siya ng salita ay may nagagalit, na-irritate, na-agitate? Hindi righteousness ang pinanggagalingan nun. Right words in the right place. Right words at the right time. These are the marks of a righteous person. Proverbs 15:28, the heart of the righteous weigh the answers, but the mouth of the wicked gushes evil. So ang tunay na matuwid na tao ay hindi basta salita ng salita, hindi basta sagot ng sagot, hindi basta rin tanong ng tanong, nag-iisip muna. Makabubuti bang aking itatanong? Meron bang mapapahiya? May mapapahamak? May mahihirapan ng loob? Mabuti bang aking isasagot? Malulutas ba ang problema o lalala? Yung nagagalit ba pagka nagsalita ako ay huhupa ang galit o lalo pa na magsisilakbo ang damdamin at magagalit lalo? The righteous have wisdom with words. Another mark of righteous people is justice. Proverbs 12:5, the plans of the righteous are just, but the advice of the wicked is deceitful. So yan. May mga tao na akala mo alam lahat ng Biblia, alam lahat ng salita ng Diyos, pero hindi makatarungan ng kanilang pamamalakad, hindi makatarungan ng pakikitungo sa kapwa, hindi sila righteous. They are just knowledgeable. And why are we discussing these things? Hindi lamang para hanapin yung unrighteousness in other people, but also to look into our hearts and measure ourselves by these standards. Are we righteous or are we only religious? Are we righteous or are we only knowledgeable? Kumisan nga yung mga taong hiram-hiraming alam sa Biblia, tapos nagtatalo, nag-aaway, nagmumurahan, nagsasalita ng masasakit, nanghiinsulto ng kapwa, edi walang righteousness, meron lang knowledge. Kaya mahalaga na merong katuwiran, merong pagiging tama ang isang tao, at yan po'y ating hinahanap. Another mark of the righteous is concern for the poor. Ang tunay na taong matuwid ay maibigin, matulungin sa mga mahihirap, sa mga kapuspalad, sa mga mahihina. Hindi mapagsamantala sa mga mahihina. Proverbs 29:7, the righteous care about justice for the poor, but the wicked have no such concern. Kaya marapat lang sa mga anak ng Diyos, marapat din sa mga kapatiran, sa mga churches na naninindigan, nagsasalita, tumutulong para magkaroon ng katarungan ang mga kapuspalad, ang mga mahihirap, ang mga maralita. Hindi maaaring pagkaitan ang tulong pagkatapos na sasabihin mo, ako maka-Diyos. Kami ay spiritual, kami ay Bible-based, Christ-centered. Pagkatapos wala ka namang ginagawa para tulungan ang mga mahihirap at sila ay magkaroon ng katarungan, isa sa tunay na katangian ng righteousness ay yung concern for the poor. Another important mark of the righteous is hatred of lies. Proverbs 13:5, the righteous hate what is false. In Proverbs 29:27, the righteous detest the dishonest. The wicked detest the upright. Kinamumuhian ang mga matuwid, ang mga sinungaling, ang mga magdaraya, ang mga huwad. Kaya po lalong-lalo sa ating lipunan na sobrang napakaraming kasinungalingan, sobrang napakaraming pandaraya, sobrang napakaraming pagnanakaw, sobrang napakaraming pagyurak sa karapatan ng marami ng mga mahihirap, ng mga kawawa. The church cannot be neutral. Christians cannot be neutral because the church must never abandon her prophetic ministry. And the prophet speaks. If you have to speak against the king, you speak against the king. If you have to speak against wickedness and against social ills, you speak because the righteous hate falsehood. And the righteous hate injustice. Akala ng mga iba, ang maging Kristiyano, maging makadiyos, pumunta ka sa church, magkulong ka sa apat na dingding ng church, ilang oras sa araw ng Linggo, at makadiyos ka na. Pero ang sabi sa atin, we are the salt of the earth. We are the light of the world. Saan kailangan yung light? Doon sa madilim. Saan kailangan yung salt? Doon sa matabang, doon sa nabubulok. Kaya hindi pwedeng magkakasama yung salt sa loob ng garapon at salt na sila. Hindi pa sila nagiging tunay na asin hanggang hindi sila lumalabas at nagkakaroon sila ng katuturan.
sa mga kapaligiran na sila ay kailangan. Masyadong passive kung minsan ang pananaw ng mga tao sa pagiging makadiyos, sa pagiging espiritual, na wala na tayong iniisip kundi yung langit, wala na tayong iniisip kundi yung kabilang buhay. Ay kung yun lang ang iniisip ng Diyos para sa atin, yung kabilang buhay, edi dapat mamatay na tayong lahat para sa makabilang buhay na tayo. Pero kaya hindi pa tayo namamatay, narito pa tayo, meron pa tayong dapat gawin dito sa mundo. At isa, maging tinig ng Diyos. Maging tagapagsalita, laban sa mga karahasan, laban sa mga kasinungalingan, mga pandaraya at kabulukan ng lipunan. Itong kahulugan na magkaroon ng mga Kristiyano ng mga tunay na tunay. Hindi katulad ng unang panahon na nagkaroon sila ng konsepto na ang kabanalan ay pagtalikod sa mundo. So merong mga grupo na magkukulong sila sa loob ng matataas na mga pader, hindi sila lalabas sa mundo kahit kailan, yun ang kabanalan. Pero ang sabi ng Panginoon, you are the salt of the earth. Anong sinasabi? That you should proclaim the gospel to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ang sabi ng Panginoon, you will be my witnesses up to the ends of the earth. At paano tayo magiging patotoo? Hindi lang sa pamumuhay ng tama, kundi sa pagpapakita rin ng mga kabulukan na sa ating paligid. Sa pagsasalita, katulad ng mga propeta na kung ang mga hari ay nagkakamali, ang mga hari ay nagiging masama, pinupuntahan nila sa palasyo at pinagsasabihan. Hindi sila nakikipagkaibigan sa mga hari sapagkat baka mawalan sila ng prophetic ministry. Kung ikaw isang propeta, lagi kang kasakasama ng hari, lagi kang kasakasama ng mga namumuno sa pamahalaan, paano ka manunuligsa? Paano ka kikibo? Lalo't napapakain ka't naabutan. That's why the church must never abandon her prophetic ministry. Because the church is for righteousness. Another mark of the righteous, of course, is an upright life. Isang buhay na matuwid. Isang buhay na walang kailangan ilihim kahit kanino. Isang buhay na hindi nangangailangan ng mga maskara at mga pagbabalat kayo. Isang buhay na matuwid, dumilim at lumiwanag, lumamig o uminit, hindi nagbabago. Proverbs 20 verse 7, the righteous man leads a blameless life. Blessed are his children after him. Hindi lang alam mo lahat ang mga diskurso ng mga theology, hindi lang meron ka mga PhD sa mga Bible schools. Although that is nice to have if you have time to get it. But the important thing is an upright and a blameless life. Kung minsan ang mga tao napakadaling linlangin, nahihibang sila sa mga magagaling magsalita, nahihibang sila doon sa mga magaling makipagdebate, sa mga magaling tumuligsa, magagaling magbitaw ng mga salita, nagtataas ng sarili at parang sila'y napakataas at napakadakila at sobrang makadiyos, pero hindi nila sinusuri ang buhay. Ultimately, it is your lifestyle that is the test of your righteousness. Not your knowledge, not your eloquence, not your prominence or popularity. The righteous man lives a blameless life. Hindi mo masisisi, hindi mo pwedeng tuligsain sapagkat malinis ang kanyang pamumuhay. At ano daw nangyayari? Pinagpala ang kanyang mga anak. Note the fruit of an upright life. Pinagpapala ang mga anak. Ang mga anak daw ng matuwid na tao ay walang sukat ikahiya, walang sukat na ipaliwanag sa madla. Hindi katulad ng maraming anak-anak ngayon na nababalitaan natin, ang daming ipinapaliwanag sapagkat napakabulok ng kanilang mga magulang, mga magnanakaw ang mga magulang, mga masasama ang ginagawa, pagsasamantala sa kapangyarihan. Kaya ko takot-takot na kahihiya nang humahabol sa kanilang mga anak. Pero daw ang anak ng mga matuwid, sila ay pinagpala. Kaya magulang, gusto niyo po na mapagpala ang inyong mga anak? It is not by corruption. Hindi yung magnanakaw kayo sa kumpanya, magnanakaw kayo sa gobyerno para marami kayong mailagay sa mga bangko para sa mga anak nyo. Hindi, kundi pamumuhay ng matuwid, pamumuhay ng banal sapagkat ang ipapamana mo isang malinis na pangalan at hindi lang yung papuri ng tao, kundi yung pagpapala ng Diyos. Pinagpapala ng Diyos maging mga anak ng matuwid. Maraming magulang ang nagkakamali eh. Gumagawa ng masama, gumagawa ng mga krimen para lamang ang anak mabigyan ng security, para lang ang anak mabigyan ng so-called privilege, pero ang ibinibigay nila, sumpa. Sapagkat batik yon at karunihan yon, at kung makalusot man yon sa tao, konsintihin man ng mga makapangyarihan, no? Ang mga karumihan ng kanyang mga nasasakupan, kukonsintihin ba yun ang Diyos na tunay na makapangyarihan? Ang Diyos ay nasa langit, nakaupo sa kanyang trono, at ang Diyos ay matuwid, at siya ay may katarungan. Kung gusto natin na ma-bless ang ating mga kamag-anak, give them a good name. Give them something to be proud of in a right way.
kalinisan, kabutihan, katuwiran ng buhay. Kailangan nating balikan ang ganito mga bagay. Ano pa po ang isang palatandaan ng matuwid? Generosity. Ang tunay na mga matuwid na tao ay mapagbigay, mapagkalinga, hindi mararamot. Kung minsan ang tao ay dasal lang dasal, hingan mo ng tulong, walang panahon sa iyo, di ka bibigyan. Nasa kanya lahat ang relihiyon, nasa ulo lahat ang dasal, pero hindi matulungin at hindi mapagbigay. Magbibigay ng konti, may kasama pang masakit na salita, may kasama pang sumbat. Proverbs 21:26. The righteous give without sparing. Bakit po kayang magbigay ng isang matuwid na tao na halos wala nang matitira sa kanya, kaya pa niyang ibigay? Dahil sa kanyang katuwiran, hindi niya kayang tiisin ang tao nangangailangan, tapos meron pa siyang sobra. At dahil din sa kanyang katuwiran, alam niya na may Diyos. Kaya nga siya matuwid, kilala niya ang Diyos. So alam niya na kung siya may ibibigay sa isang mas nangangailangan, may Diyos sa langit na siyang magbibigay naman ng pangangailangan niya kung kailangan na niya yon. Faith. Pero kumisan sobrang ating self-preservation. We think, anong gagastusin ko next week, next month, next year, 10 years from now? So hindi ko matutulungan ang paghihingalo mo ngayon. We are not able to give to people who have very, very immediate needs because we think of so many days ahead when the Lord says, don't worry about tomorrow. Tomorrow will worry for itself. Hindi sinasabi ng Lord na huwag tayong magplano, huwag tayong magtanim, huwag tayong magkawa ng magagandang investment for tomorrow. Pero ang sinasabi niya, when it comes to really very immediate needs, magtiwala ka sa Diyos. May nangangailangang ibang tao. Bakit hindi mo sila tulungan? Ba't mo pagkakaitan? Huwag mo alalahanin yung tomorrow. Today's grace is enough for today. Tomorrow will have its own grace. But again, I like to be very emphatic. Hindi ibig sabihin, huwag ka na magtanim para baka hala na ang bukas na magkaroon ng ani. Siyempre, magtatanim ka rin. But don't worry too much about the future to the point that you become unkind and insensitive to very pressing needs of people today. Kahit pa magaling yan, scholar yan, pero kung hindi generous, there is a terrible question mark hanging over that person's head kung siya ay righteous. And of course, another among the many, but will be the last today that we will share, mark of righteousness is boldness, bravery. Pag ikay matuwid, alam mong tama ka, hindi ka huhukot-hukot, hindi ka apologetic for existence, you are bold, you speak with power, because the truth is powerful. Proverbs 28:1, the wicked man flees, though no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Hindi yung bold ka dahil ikay maraming armas, hindi yung ikay matapang dahil marami ka ipinagmamalaki, kundi yung ikaw ay matuwid. Sapagkat ang katuwiran, kahit kailan yan ang nagtatagumpay. Sa biglang tingin, kumisan parang natatalo, but righteousness will always prevail. Why? Because God is righteous and God reigns. Kaya kung tayo po ay nasa katuwiran, tayo matapang. Hindi yung ikaw na yung nasa katuwiran, ikaw pa yung mahihiyain. Ang haba-haba ng pila, mayroong mga kunsinong mga anak-anak ng Diyos-Diyosan. Lalampas sa pila, hindi ka makakibo. But you must say, may pila po. Because you are a person of truth. And you must be bold as a lion when you speak in the spirit of the truth. Hindi hinahayahayaan mo na ang mga nagdiyos-diyosan ay maging diyos-diyosan. Sa pananahimik ng mga matuwid, nagahari ang mga liko at mga masasama. Sa pagsasawalang kibo ng mga anak ng Diyos, nagahari ang mga anak ng kadiliman. Sa pagpayag ng mga matuwid, nagahari ang mga masama. Kaya kailangan tayo ay bold. We should speak. Kung minsan may magsasabi, ang bold niya naman po magsalita. How can you be apologetic with the truth? When you have the truth in your hands and in your mouth, you say it boldly. Parang si John the Baptist. Sinabi niya sa hari, nangangalunya ka, yung asawa ng kapatid mo, kinakasama mo. Well, napugutan siya ng ulo sa kanyang boldness. Pero bakit yung pumugot ba ng ulo niya, hindi namatay? Di namatay din sila pareho, nauna lang ng konti si John the Baptist. Sino ngayon na ating kinikilala, yung bang pumugot o yung napugutan? Kumisan, there's a price to pay for boldness. But you know, brothers and sisters, there's an even higher price to pay for silence. May bayad ang pagsasalita, pero mas malaki ang bayad ng pananahimik kung dapat ka magsalita. Yan ang mga katangian ng mga taong matuwid. Ano-ano ang mga katangian na yan? Pwede nyo bang i-review sa inyong katabi? Sige nga, review. Ano-ano mga katangian po ng mga taong matuwid? Kilala nyo ba yung katabi nyo? Sabi nyo, sister, brother, ano bang pangalan mo dyan? Ano-ano? Wisdom with words. Marunong magbitiw ng salita.
Pag kayo'y laging may nakakaaway, nagsasalita kayo, eh hindi kayo righteous. Hindi ko sinasabi ito para mangusig, kundi para mag-review tayo, para ma-review natin ang buhay natin. You know? The righteous is characterized by justice. You don't withhold good from those who deserve them. Ano pa? Concern for the poor. Pag sinabi nyo, I am poor, concern for the poorer. Mahirap na ngayon sinasabi sa Pilipinas yung concern for the poor dahil halos lahat poor na eh. Konti na lang mayayaman. No? Yung mga nasa gobyerno na lang ang mayayaman. So, concern for the poor. Ano pa? Hatred of lies. Hindi yung nagsisinungaling. Pa-Bible, tas sinungaling. Hatred of lies. An upright life. Buhay na talagang matuwid. Generosity and boldness. Ang nakakaalam ng katotohanan ay may tungkuling magsalita kung kailangang iparinig ang katotohanan. Kailangan ng mga Kristiyano matutunong ganun eh, kasi akala natin lagi kang api-apihan, ginagawa kang trapo, doormat, kabanalan yon. You should take the cue from the prophets who speak when they have to speak, because the truth must never be contained in some small dark corner. The truth is the light of the world. Jesus is truth, and the truth sets free. We've got to speak truthfully. Ano po mga challenges ng buhay na makikita natin dito sa marks of righteousness? First of all, we should be righteous. Yan ang napaka-obvious na tinutumbok natin. Have the marks of righteousness in your life. Sabi sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Pag alam ang dapat gawin, gawin. To him who does not do what must be done, sin is committed, the sin of omission. Dalawa po mga kapatid ang kasalanan eh. One is the sin of commission, doing something bad, and the other is the sin of omission. When you omit something good that you should do, and you don't do it, then you also commit a sin. So dapat gawin ang dapat gawin, huwag gawin ang hindi dapat gawin. And do not be deceived by scholarship, by position, by eloquence. Kumisan po ay may disadvantages yung mass media. Dahil may radyo, may telebisyon, mayroong computer. Kung sino ang laging nandon, kung sino ang magaling magsalita, nagmumukha ng tama. Kung bakit parang may magic ang media, that when you hear something through the media, nagmumukha siyang totoo. Kaya lalo tayong mag-ingat sa mga nakikita natin, naririnig sa mga media. Sa radyo, sa telebisyon, sa computer, sa nababasa natin sa mga dyaryo. Dahil paglagi mong nakikita, nagkakaroon siya, it is invested with what? Acceptance. And then, it begins to look true. Look for the marks of righteousness in people that you trust, in people that you believe in people that you follow. Huwag maging bulag-bulagan. Sa Matthew 7, 15-20, sabi ng Panginoong Jesus, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Huwag po tayong madaling mahalina sa magagandang pananalita, sa magagandang appearances, but look for fruits. Then, let's reverse the issue. Huwag lang nating daanin ang ating pagiging Kristiyano sa praise the Lord, hallelujah, sa magagandang mga salita, sa etiquette, although all of these are nice, but be true to the core. Kailangan yung bunga ng ating buhay ay talagang papasa sa test. A good fruit, a holy life, a righteous life. Inaawit-awit natin madalas, God is holy, 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 holy. If God is holy, His people must be righteous. Bagamat pinupunoan ng Panginoon natin mga kakulangan, bagamat pinatatawad tayo pagka humihingi tayo ng tawad, pero hindi sapat na laging humihingi ng tawad, especially if you're always asking for forgiveness for the same sins over and over again. Ang hinahanap sa atin ay righteousness. Kumisan akala natin yung attendance is enough. Umatenda ako sa church. Pero yun nasa yung righteousness. Kailangan may righteousness ang ating buhay. Righteousness that is felt, seen, heard. Righteousness that pleases God.
honor people who bear the marks of righteousness. Pag nakakita tayo ng mga tao, nakitang-kita natin sa kanilang buhay, sa kanilang kilos, sa bunga ng kanilang buhay, sa kanilang pananalita, tulungan natin sila na lalo pang maging makatuwiran at makadiyos. Sundan natin ang kanilang halimbawa at ipapanalangin sila. Have these marks on your own personality. Ano pong marks ang hinahanap ng mundo? The world is looking for marks of power, of wealth, of fame. Yan ang pinagkakaguluhan ng mundo. Kaya maraming mga kabataan, kahit hindi pa kumikita, gusto pa yung kanilang cellphone, may bread toaster sa loob. Yung pinakamahal, yung mga umiilaw, tumutunog, sumasayaw. Kasi, mark of wealth. Kahit hindi totoong mayaman, nagyayaman-yamanan para maipangyabang sa mga kaibigan. Bakit tayo naghahabol ng mga name brands? Mark of wealth. Kaya kahit fake yung brand na yon, isinusuot kahit na mukhang mayaman, pero hindi naman, nagyayaman-yamanan. Gustong-gusto natin yung marks of fame. Kaya tuwang-tuwa tayo pag nare-recognize tayo, masama-masama ang loob natin pagka hindi tayo nakilala, hindi nabigyan ng recognition. Gustong-gusto yung mga sasakyang kema mahal, kasi marks of power, you have arrived. Bakit gusto-gusto natin yung mga gate na akala mo palasyo yung nasa loob ng bahay? Kahit ang liliit na mga bahay, ang mga chandelier, nagkaumpog-umpog ka na. Para kasing mark of wealth. Ang lalaki ng mga silya na pangpalasyo, ang liit ng bahay, tuloy wala ka ng lakaran, tapos tatakpan ng plastic. Mark of wealth. Bakit gusto natin lahat yan? Gusto mo ng magandang-magandang hairdo dahil mark of beauty and beauty is power. Yan ang hinahanap natin. Marami ba sa atin naghahanap ng marks of righteousness? Pag mayroong isang righteous person na nandyan, at patas mayroong isang superstar na nandyan, sinong lalapitan natin? Pag pinapili tayo, sinong gusto mong maka-dinner for 3 hours? Isang very righteous person o isang superstar? Sino kaya ang pipiliin natin? Make sure, Christians, that our heart is in the right place. Na hindi tayo katulad ng mga taga-sanlibutan na nagkakagulo doon sa mga may marks of power or wealth or fame. Pero ang talagang pinapahalaga natin, marks of righteousness. Because these marks are precious in God's sight. Pag tayo gustong makipagkaibigan, saan natin inilalagay yung ating mga anak? Yung iba talaga, pinipilit nila, kahit hirap sila, mailagay ang mga anak nila sa mga mahal na school. Hindi lang dahil maganda yung instruction doon, kundi para ang mga maging kaibigan din nila ay mga anak mayaman, mga anak ng mga kilala, para magkaroon sila ng mga koneksyon sa mga taong makapangyarihan. Pero gaano karami sa atin nag-iisip na, saan school kaya mailagay ang anak ko na talagang binibigyan ng emphasis yung character building? Na ang itinuturo ay righteousness. Nang itinuturo ay kabutihang loob. Pinapahalagahan ba natin yon? O pati tayo mga anak ng Diyos ay nahuhumaling sa kinahuhumalingan ng sanlibutan? Samantalang hindi naman masama na ilagay ang ating mga anak sa mabuting mga eskwelahan, pero titingnan natin yung motivation natin. Bakit nga ba? Sinong gusto nating kaibiganin? Sinong gusto nating makilala sa buhay? We should continue to ask God to change our hearts as we surrender to Him and as we obey Him, that we give value to that which is really valuable. Ano ba talaga ang mahalaga? Ang mahalaga ay yung mahalaga sa Diyos. At napakahalaga ng righteousness. Kadalasan, sa kagustuhan mo yung anak mo, maging first honor, maging sikat, tinuturuan mo na ituring lahat ng mga kaklase na kakompetensya, kalaban, itinuturing mo na kuminsan ay mandaya to cut corners para lamang siya magkaroon ng marks of power, marks of fame. But what happens to the character? I believe that primarily we send our children to school so that they will have good character. Hindi para sila maging first honor o second honor o para sila manalo sa mga takbuhan, kantahan at kung ano-ano pa, kundi magkaroon sila ng good character. And I believe may mga competition sa mga school para pagtalo ka, tinatanggap mo rin, kinukongratulate mo yung nanalo, meron kang character. Natetrain kang matalo dahil talaga namang maraming katalunan sa buhay. Pag hindi ka natrain matalo, hindi ka makakakope. Pero yung mga magulang na inaaway yung principal, inaaway yung school dahil yung anak niya natalo sa kantahan. Nakakakita ka ng mga ganyan. Ano itinuturo niyo sa mga anak niyo? Winning a contest is everything. Never mind if we quarreled with everybody. So where is righteousness there? It is so important to instill righteousness. At yan ang kulang na kulang ngayon sa ating lipunan. Sa mga mamamayan na kulang sa righteousness. Sa mga negosyanteng kulang na kulang sa righteousness.
Kahit na laso na lang itinitinda, basta nakakabuti sa kanyang income, sige. Sa ating mga public servants na kulang sa righteousness. Yan ang problema natin. Kaya dapat tayong bumalik dyan. Pinagmamalaki natin, we are the only predominantly Christian country in Asia. Nasaan yung Christianity na yon? Ang lahat ng mga ating mga ilog punong-puno ng kalat, righteousness ba yon? Christianity ba yon? Maglagay ka ng kalat mo sa hindi mo lugar. Ang mga bahay natin na nandun na lahat sa kalsada, kinakain natin yung mga sidewalk. Maglakad kayo sa mga streets ng ating city. Bihirang-bihira yung may sidewalk. Paano lahat ng tao sa kasakiman? Paggabi, lumalakad ang kanilang bakod. Urong ng urong, kinakain yung kalsada. Pagkakatabi sila ng ilog, wala ng easement. Meron pa silang cantilever. No? Nakalagay pa sila sa ibabaw ng ilog. Hindi na tuloy malinis ang mga ilog na ito. Where is righteousness? Isipin po natin ito. This is what we need. In our lives, in our personal lives, in our family, mga mag-asawa na sumusumpa na magiging tapat pagkatapos ng dadaya sa isa't isa, nagtataksil sa isa't isa. Where is righteousness? Mga dayaan sa mga schools, pumasa lamang kahit mag-cheat ang mga estudyante. Where is righteousness? Ang dami-daming hindi nagbabayad sa atin ng kuryente, may mga jumper ang kanilang mga metro, at tapos sinisingil sa atin ng electric company sa lahat ng mga nagbabayad, yung mga nagpapalusot, isinisingil din sa atin. Ang dami mga nagnanakaw ng tubig, wala naman silang linya, pero may tubig sa bahay. Where is righteousness? Minsan ang mga offices ng mga gobyerno, kaprasong papel mo, kada lipat na isang mesa, laglag ang 50 pesos mo. Where is righteousness? Gusto mong magnegosyo, nag-uumpisa ka pala magtayo ng tindahan, dumadating na lahat ng katakot na inspektor, makasanidad, lahat ng tao, pahihirapan ka kung ano-anong permit ang hahanapin sa'yo. Pero pag squatter ka, wala kang permit, babayaran ka pa. Magnenegosyo ka ng gulay mula Baguio patungo Manila, ilan ang dadaanan mo na katakot-takot ng mga pulis at kung sino-sino humihingi sa'yo. Pero pagka may hinold up at may kinarnap ka, ang bilis mo, walang bumipigil sa'yo. Pero pag nagnenegosyo ka, ginugulo ka. Where is righteousness? How can we reward enterprise? How can we reward industry? Where is righteousness? This is what we have to bring back to our families, to our society, to our land. But you know where it begins? It begins here. It begins in the heart of each one of us. Righteousness. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasuri po sa inyo. Pakitingnan niyo po ang aming kalagayan kung sa aming mga pananalita, sa aming pagiging Kristiyano, sa dami ng mga verses na alam namin, righteous nga po ba kami? Hindi ang mga ministry namin, Panginoon, na nakaka-impress sa inyo, bagamat mabuti yon. Hindi ang aming mga posisyon, hindi ang aming kalagayan sa lipunan, sa church, kundi ang kalagayan ng aming puso. Siya sa atin mo kami, Panginoon, if there's any unrighteousness in us. Search our heart, O God, and see if there is any wickedness, if there's any falsehood. Kung meron, Panginoon, ng mga pagkukunwari, pagbabalat kayo, pandaraya, pagnanakaw sa aming buhay, hindi sapat na pumupunta kami sa church. Hindi sapat na nagmememorya kami ng mga Bible verses. Hindi sapat na umaawit kami, nagsasabi ng hallelujah. Ang gusto mong makita, Panginoon, isang malinis na buhay, malinis na puso. Kaya, Panginoon, sa paalala nyo ngayon, siya sa atin nyo po kami, nais namin maging malinis. Hindi lamang ito yung humihingi kami ng tawad at nililinis nyo kami, kundi yung bago kami humingi ng tawad ay talagang palinis ng palinis ang aming buhay dahil sa pagbabago na nakikita nyo sa amin. Mga kapatid, sa presensya ng Espiritu ng Diyos, tayo magbulay-bulay. Nais kong humingi tayo ng pag-uusig mula sa Espiritu kung may mga kasalanan tayo at mga kamalian na nakalimutan na nating isipin. Nakasanayan na natin, akala natin pwede na at lusot na yon. Ask the Spirit of God if there's any unrighteousness in us. This is a beautiful time to reunite with the Lord, to seek forgiveness, and to make another beginning. Hindi ko mo matagal na tayong Kristiyano ay tama na. Kailangan halos araw-araw we renew our commitment at nababawasan yung ating mga unrighteousnesses. Kapatid, kung kinakausap ka ng Spirito ngayon, pinapaalala ang isang larangan o ilang larangan ng buhay na punong-puno ng kasalanan o kulang na kulang sa kabanalan. It's no accident that we are discussing this today. The Lord likes to speak to you because the Lord likes you well, spiritually well. Kung meron tayong dapat pagsisihan, isuko sa Panginoon. Kung meron tayong pasya na dapat gawin para mamuhay ng matuwid, gawin ngayon.
makipagniig sa Diyos sa ilang sandali ng katahimikan. At kung tayo ay magiging matuwid ang ating mga puso, magiging matuwid ang ating pamumuhay sa ating pamilya, sa lipunan, hanggang sa buong bayan. The change that we want for our society, for our nation, must begin in our hearts. Be alone with the Lord. And let the measures of righteousness be our guide in measuring ourselves today. And may the Lord bless us.